kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang i-share ko po sa inyo ngayon ay ito po uling aking mukara na ang ID ay Cyan X Dr. Anek. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito na nga po, kaya po gusto kong i-share na ulit sa inyo itong aking mukara na si Dr. Anek ay ipakikita ko lang po sa inyo o i-update ko po kayo na full bloom na po ito. At ayoko naman po na malanta itong aking mga bulaklak ng Dr. Anek na to na hindi nyo nakikita yung full bloom niya. Tingnan nyo ang ganda o. Kumpul-kumpul yung bulaklak niya at ang lalaki. Talaga pong napakalalaki ng kanyang mga bulaklak. Ayan o, tingnan nyo. At ito din po yung continuation o yung kulang ko doon sa video ko dito sa aking yellow gold mukara. Kasi meron po ako nakalimutan na i-share sa inyo dito sa mga mukara. Isasabay ko na po dito sa topic natin dito kay Dr. Anek. Bale, itong si Dr. Anek nga po, yung pag-aalaga na ginagawa ko po dito ay kagaya lang din dito kay Yellow Gold. Kasi nga po, pareho naman sila na mukara. Maikling video lang po ito dahil na ipaliwanag ko na po sa inyo o na i-share ko na sa inyo yung nakaraang video ko dito kay Yellow Gold, yung mga care tips sa pag-aalaga ng mga mukara orchids. Ito naman po yung nakalimutan ko na i-share sa inyo, yung propagation. Paano nga po ba mag-propagate nitong mukara orchids? Napapansin nyo, tingnan nyo, ang haba na nila. Kagaya nitong Sinora Blue, ang tagal-tagal na yan, ang haba-haba na. Bakit walang cakeys na lumalabas? Bakit nga po ba? Kaya po walang cakeys na lumalabas itong mga Vanda ay kailangan po na i-cut sila dito. Kailangan, pag nag-cut po kayo, merong tatlo o apat na ugat yung ititira nyo. Halimbawa, ito, meron dito isa, dalawa, tatlo. Ayan, pwede na dito i-cut yan. Dito. O, ayan, dito. Dito i-cut. Meron pang matitira dito na dahon at yung mga ugat na yan. Tapos, kapag na-cut po yun, bali ang mangyayari, top cut to. Itong nasa itaas na to, pwede natin na ikapit uli sa driftwood o ihang na lang. Tapos po mga after mga 15 days o 1 month makikita nyo yung pinakababa na to na pinanggalingan ng pinagputulan nitong ating mukara ay magkakaroon na po yan ng cakeys. Minsan nagbibigay sila ng 4 na piraso at kadalasan naman isa o dalawa lang. Dito po yan nagbibigay sa mga nodes. Doon din lumalabas yung mga cakeys na lalabas dito. Yan. Yun lang po yung isa pa na nakalimutan ko na i-share sa inyo. Kasi nga po may nagtatanong din sa akin na bakit itong mga Dendrobium orchids ay matulin silang magbigay ng cakeys kagaya nito. Kahit minsan, kahit maliit pa yung kay na to, maglalabas na uli siya ng isa pang cakeys. Ito pong mga Vanda ay kailangan po puputulin na muna dito para makapag-propagate ka at maparami mo yung mga Vanda mo. Ayan, ganyan lang po yung pagpapropagate ng mga mukara orchids. Kahit naman po yung strap leaf Vanda o yung mga Veltus JVB, ganon din po yung kailangan gawin. Kailangan ikakat. Kagaya nito, isa pa lang yung
ugat, hindi ko pwede na ikat dito. Ah, dalawa na pala yung ugat niya. Yan. Pwede nang ikat dito. At dito naman, pero kailangan meron siyang matitira na dahon eh. Para meron pa rin. Kasi sa mga dahon, hindi lang naman po sa mga ugat kumukuha ng pagkain yung mga orchids. Sa dahon din. Sa dahon din, meron din. Diyan din sila kumukuha ng pagkain. Ayan, may matitira pa pala na isang dahon. Kaya lang, kapag ganito, gusto kong i-sure. Kapag kasi kagaya nito, kailangan apat na ugat, o tatlong ugat o apat na ugat yung itira mo dun sa taas para meron na siyang ugat pag top cut. Ang mangyayari, kung ito, tatlo ang ititira ko, ito lang matitira dito. Pababang ganyan. Yan, ito lang. Wala siyang dahon. Kasi hindi lang naman po sa ugat lang kumukuha ng mga pagkain yung mga halaman, kundi pati na po sa kanilang mga dahon. Kagaya kapag nag-i-spray po ako ng fertilizer, yung ugat at saka yung dahon, ini-sprayan po yan dahil dito rin kumukuha ng pagkain itong mga orchids natin. Yan. Yung iba po, nagka-cut na kahit walang matira na dahon. Ako po, hindi malakas yung loob ko na mag-cut ng walang dahon. Kasi nga po, may posibilidad dito na hindi magkaroon ng cakeys. Maswerte na lang po yung nagka-cut talaga ng walang dahon na nagkakaroon ng cakeys. Kaya po, para sigurado, kapag nag-cut po, ay kailangan merong dahon na matitira dito sa baba ng pagkakatan nyo, para at least kapag nilalagyan po ng fertilizer ay pati yung dahon na isprayan, nakakakuha sila ng sustansya, tulong sila ng ugat at saka ng dahon. Yan po, ito lang po yung maisi-share ko sa inyo. At yung fertilizer din na ginagamit ko dito ay 20-20-20. Ang dilig din po nito ay twice a day, umaga tsaka hapon. Kapag summer, 3 times a day. Lalo na yung mga ugat na yan, hirap na hirap po yan kapag summer. Lalo ngayong panahon na to, napakalakas po ng hangin at tsaka mainit yung singaw. Kaya po mas madaling matuyo yung mga ugat, at talaga pong nakikita ko hirap na hirap po yung mga halaman kapag gantong panahon. Kaya po kailangan mas madalas po tayong magdilig, lalo dito sa mga orchids na wala naman po na potting mix o media. Tapusin ko na po itong aking video, at pasasalamatan ko lang po uli yung lahat ng mga walang sawang sumusuporta at nanonood ng aking mga video. Sa mga silent viewers, sa mga subscribers, sa mga friend ko sa YT, sa mga kamag-anak na nanonood, walang sawang nanonood sa aking mga video. Maraming salamat po. Keep safe everyone. God bless.